What's up guys, this is Shiplax and welcome to my YouTube channel. So for today's video, i-review lang natin, i-install natin yung niregalo sa atin na na side mirror, which is Ducati side mirror. Ang brand niya is Hero Racing, so itatry natin yan for today. So samahan niyo po ako for this vlog, let's go! Bali, ito siya guys. Ito na yung maging itsura niya. So, ang sweet naman ng girlfriend ko. Hope this make you happy today. So, love you. Marami naman. Napaka-sweet. Sana all. Sana all. So, ang brand niya is Hero Racing. Tapos, Ducati type side mirror siya. Ito yung nasa loob niya. Pakita natin. Actually, nabuksan ko na siya. Unbox. Opya. Yung... So, pagbukas mo guys, ang makikita mo is itong, yan. Ito na siya. Yun. Kita ba ako? Actually guys, para siyang, nakalagay kasi dun sa description. Wala siyang grado. Pero parang, tingin ko, 20 to 30% meron eh. So, yun yung ano niyan. Dito, yan, may brand siya dito. Tapos, pinag-aaralan ko kung na-adjust siya pataas baba. So, tignan lang natin ito mamaya. Sobrang laki niya, guys. Ayan, o. Tapos, may kasama na siyang bolts, tsaka Allen wrench. Ayan, o. So, di ko alam bakit apat yung ano. Siguro, kung ano na lang yung mag-fit dun sa, ano niya. Dun sa pinaka-tread ng motor natin. So, yan na. At least, kahit pa paano, di ba, nagsama na siya. Ng tread. Wala rin siyang manual. Ganito lang siya pag nakuha mo. Yung kapaisa. Okay na lang natin. Ang forma kasi ng ano niya guys, no? Forma ng itsura niyo. Ayun. Pag tinignan niyo pa ganyan. Yun. Ito yung brand. Tapos may kita niyo naman dito kung left or right. May nakasulat dyan R. Kagabi kasi nung tinignan ko, may nakasulat nga na R dito. So right. Para malaman nyo rin kung left or right. So, yun. Samahan nyo lang ako install to. Let's go! So, yun nga guys, no. Nakabit na natin yung, ano, yung sa may left side. So, ito yung itsura nyo. Tapos, ipapakita ko sa inyo paano natin ikakabit yung, ano, yung dito sa may right side. Kasi nga, dumating na din yung, ano, ko. Itong, ano, action cam holder. Bali, ito siya guys. Ito yung ano. Ito yung manual. Bali, ang binili ko yung side mirror type. Wait lang, pakita. Bali, ganito yung binili ko. Yung side mirror type. Kasi yung before yung gamit ko yung clamp tie, yung parang ganun. Eh, hindi ko nagustuhan. Kasi nga, ano. Ano siya. Yung kabitan ko kasi ano, lumulundoy. So, bumili ako ng panibago na side mirror type na siya. So, isasabihin na rin natin siya sa review. So, yun. Bali, ito siya guys. Yung Motowulf, yung tatak niya. Op, yeah. So, try natin, ikabit na rin natin. So, yun. Let's go. So, dun pala sa mga thread guys, kaya pala siya apat. Kasi nga, may mili ka dito kung ano yung magkakasya dun sa thread ng side mirror mo. Tapos, ito kasi, ito. Pang paigpit lang tong washer na to. Pero hindi ko na rin siya nagamit kasi nga saktuhan na rin siya dito. So sakto na rin yung ano niya dito. Yan, nakita niyo naman. Wala siyang uwang. So if may uwang dito, pwede niyo nang lagyan niyan guys sa ano, yung thread na kasama dun sa side mirror ninyo. So yan. So yun, kakabit na natin, ipaporma lang natin. Kung ano mas okay ba? Kung siguro, pa ganyan, pa ganyan.
dito sa may left side. Pinagbaliktad ko na lang itong ano. Tama nga naman. Kasi kaysa naman nahirapan ako na nasa ilalim to, ginawa ko na lang din sa ibabaw. So, niligyan ko na lang din siya ng ano, ng washer para hindi siya umalog-alog. So, yun. Bali, ito lang naman siya, guys. Yan, oh. Kumbaga, kung mag-fit lang naman itong tread mo rito, okay na yun. Pasok na yun dito. So, ganun, sobrang simple lang magkabit ito. Basic na basic. Dito lang talaga ako nahirapan kasi nga sabi ko, bakit tumatama yung dito? Tayo, late ko lang napagtanto na pwede mo palang pagbalikta rin. Mga bobo! So, yun na siya, guys. So, mamontage natin. Let's see and let's go. Yeah. So yun guys, medyo maambon pa. Pero itatry natin i-review tong side mirror natin. Oops. Tapos ito, sasama na rin natin to. So yan, nakikita nyo naman guys, medyo ano siya, ayan o. As you can see, medyo ano siya, pag nag-vibrate yung motor, sumasabi siya, ayan o, nakita nyo. So yan, nakita nyo. Actually guys, kung sa forma, medyo maganda talaga siya. Pero yun nga, yung sa quality, medyo nakukulangan ako. Pati yung salamin, parang medyo ano eh. Yung salamin, hindi ganun ka ganda yung salamin. Parang ano, low quality yung salamin. Nisreview lang tayo guys ha. So yun. Tapos yan, mabibrate, nakikita nyo naman. Ayan o. Tapos ito, hindi ko alam kung ganito. Kasi ito medyo mahigpit o. Tapos ito, pag dito, medyo maluwag. Ayan o. Sumasama nga siya guys. Tapos actually yan, naka-zoom in eh, may kita nyo ano, naka-zoom in siya. So medyo hindi siya ganun ka-comfortable talaga gamitin. Pero okay naman kung sa pang-daily mo. Ayan, medyo hindi siya ganun ka ano, ka-stable guys. Ayan, tiyan mo, lumulunday siya. So siguro baka lagyan ko lang to. So ang pangit lang guys is ayun, nagbabibrate siya, sumasabay sa vibrate, tapos medyo naka-zoom in siya. Although malinaw na malinaw talaga siya. Ayun, makikita nyo naman ngayon. Ayan. So ayusin natin. Ayun, kitang-kita mo talaga yung ano guys. Yun nga lang, medyo naka-zoom in. Pero ayos na rin. Overall, sa looks okay naman, pero yun nga, sa stabilization, medyo sumasabay siya sa vibration ng motor. Ayun. Opya. Tapos, siguro tataasan ko lang to ng konti. Tapos ito, higpitan ko. Ayun, makikita nyo naman, guys. So, dito, tingin tayo. So, busy tayo lang natin ng bahay nila kung TV. So ito guys, ayun, stable itong Motowolf na ano natin. So ito, recommended ko to. Ito medyo tagilid tayo. Pero okay na rin kung pandili. So ito pala yung bahay nila kung TV, bisitahin natin. Yan natin ha. So sa so vibration lang talaga medyo nagkakaproblema ako. Pero overall, goods na goods naman siya. Goods na, ayun yung bahay nila kung TV guys. Ayun, ayan. So yun. Ay kong B Cosmetics yun. Bakit nila kang TV? B Cosmetics, B line pala. Sorry. Mukhang ginagawa nila ngayon eh, no? So, yun guys. Nakita nyo naman. Medyo hindi talaga siya ganun comfortable. Pero okay na rin. Kahit papano at its price, di ba? Unang napansin ko talaga yun. Ito, itong vibration nga talaga. Tapos try natin itong ano, kung gaano stabilize itong ano natin, itong action camera. Overall, maporma, okay, goods.
Pero hindi ko siya masyadong nare-recommend. Hindi masyado, pero okay na. Diba? Tapos ito, sobrang stabilized ito. Oh. So, yun guys. Medyo napagod na ako. hindi na rin ako masyado nakapagsalita kasi nga, yun, medyo umulan din. Kaya dinalihan ko lang. Pero overall, okay naman din yung side mirror. Nga lang, sumasabay siya dun sa vibration. Tapos, yung isang nasa right side, medyo maluwag. So, titigyan ko kung magagawin pa natin ng paraan. Pero, yun nga, to be honest with you guys, medyo hindi ko siya masyadong nare-recommend. Kasi nga, yun nga, sinabi kasi dun sa description na no grade. So, walang grado. Pero, meron siyang grado, to be honest. Parang 20 to 30, ano. Pinag-compare ko naman, nakita nyo naman siguro kanina, yung stock na side mirror ko dun. Stock na side mirror ko dun sa bago nating side mirror. Para sa akin kasi medyo nakakailang yung ganun eh, lalo na sa highway. Siguro sa iba okay, pero sa akin medyo nakakailang. Tapos ano pa ba yung review doon na pwede? Yun nga, okay naman siya, mahaba, sa looks goods din. Pero yun nga, medyo ma-vibrate din talaga. I mean, sumasabay siya din sa vibrate. Nakikita niya naman yung parang gumaganon. So yun yung medyo ayoko doon. Tapos okay naman, okay naman. Siguro pang pansamantagal pwede yun. Pero good naman. Tapos yung regarding pala dun sa may motor natin na ano, actually tested ko na yun eh, yung clamp type nun. Pero yun nga, gumaganon nga. Tapos pinalitan ko lang siya nung side mirror type. Pero hindi ko lang bakit sumasabay din siya sa vibration. Siguro igpitan ko lang din siguro lahat. And yun. Tapos guys, sa mga ano pala, sa mga magtatanong kung saan ko nabili yung side mirror, ilalagay ko lang din sa description yung mga link ng Shopee na kung saan ko binili. So yun guys, maraming salamat sa panonood ninyo, and this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.